everyone, it's me, Arch, and welcome to my channel. So in this video, I'm going to talk about the 8 different types of love and also the 5 love languages. So let's get started. Everyone gives and receives love differently. And in addition to that, some people are much more capable of experiencing certain types of love than others. First, we have agape or unconditional love. Greek believes that unconditional love is all about being selfless, altruistic, and also unconditional. Usually, hindi kasi siya napifeel in our modern day. Hindi siya napifeel ng mga young people. Mostly, napifeel siya in a long term. So, it means bihira ang maka-appreciate ng agape love. Second, we have eros or romantic love. And this kind of love is more on temptation, body temptation, lust, something ganyan. Yung nakakaranas to yung mga nag-one-night stand where they feel hot, burn, fried, but it burn out fast. Something like that. Yung mabilis mawala yung love nila when they already done it. So, for number 3, we have philia or affectionate love. It also called platonic love. This kind of love, yung mga nararamdaman mo for your friends. Yeah, of course, there's no sexual meaning with that. Yun yung love natin for our friends. The feeling of being equal. For number 4, we have plausia or self-love. I'm sorry, I'm not really sure if that's the correct pronunciation, but I hope it is. Self-love. Mostly people think na kapag self-love in our modern age, masyado kang narcissistic and selfish, which is not good, which is not true. Actually, self-love is not bad, it's not also unhealthy. It is like you cannot give what you don't have. So if you have love with yourself, you can also love someone else. Yun yung dun dumarating ang time na ako muna. Yung katani. Thank God, Santino. I'm just kidding. So yun yun. Self-love. It's not really bad. It's taking good care of yourself. At the same time, you can give that love also for someone. So for number 5, we have storge or familiar love. In this kind of love, it is like also for number it is also like affectionate love, but in this case, it's more than about child and parent love. So for number 6, we have pragma or enduring life. In this type of love, ito yung nagmamature siya through time. Unlike sa eros na nagbuburn siya kaagad, nagbubrise siya pero nawawala agad. Ito naman, it takes time to develop. For example, kapag meron yung mga lola't lola nyo, di ba? Nakikita nyo na nag-holding hands pa sila habang naglalakad. Yun yung love na nabuo nila. Yun yung nag-mature, na-develop through times, paunti-unti. Hanggang sa punta na, yun yun. Strong bond of love na na-develop through the years. And for number 7, we have Burus or playful love. In this type of love, ito yung parang sa early stage ng love, which pag nakikita mo siya, gumaganda ang araw mo, parang may butterfly, kag nararamdaman at your stomach, something like that. Ito yung kind of love na nakakakilig, nakakagigil sa umpisa. So that people who are experiencing this kind of love, parang nakakocaine. Yeah. Medyo high kasi yung nararamdaman nilang love is a little bit different. Yun, parang lagi may excitement, parang hinakalugang utak nila. Yun yung siguro nararamdaman natin na hindi tayo makatulog, makakain kasi in love tayo. Yun yun sa first stage. And that is playful love. So for number 8, we have mania or obsessive love. This kind of love is kind of difficult kasi medyo difficult. It's
really difficult. Kasi andun na tayo sa point na obsessed masyado sa yung partner mo, nawawala siya ng tiwala sa'yo, parang magka-text ka ng iba, pakiranda niya, niloloko mo na siya. Yun. Yun yung feeling niya na ayaw kanyang mawala, so parang kinokontrol ka niya. And it's getting worse kapag hindi siya naagapan or napag-usapan ng maayos kasi nakakasakal siya. And obsessive love. So, talo na tayo sa 5 love languages. So, for number 1, we have words of affirmation. Love language is yung lagi ka nagsasabi sa kanya ng I love you. Yun yung way mo para maparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Na I love you, kinakompliment mo siya. Kasi yun yung way mo, yun yung best way mo na paramdam na mahal ko siya through my words. Yun. So, for number 2 naman, na love language is act of service. Ito yung hindi mo sinasabi na mahal mo siya, pero pinapakita mo sa kanya. By, kumari, nilinis mo yung kwarto niya, pinagluto mo siya, sinundo mo siya. Yun yung way mo para ipakita na mahal mo siya through the service, through your efforts. So, for number 3, receiving gifts. In this kind of love language naman is, nararamdaman mo na mahal kanya kapag binibigyan kanya ng mga regalo. O pinaparamdaman mo na mahal mo siya pag binibigyan mo siya ng regalo. Pero what kind of gifts nga pa? Hindi siya totally expensive. It is like being thoughtfulness. For example, you give chocolate to that person, to your boyfriend. Is it because alam mo na mahilig siya doon at yun ang magpapasaya sa kanya? Or di naman kaya, binigyan kanya ng taho and you feel so loved, you feel so happy. Is it because binigyan kanya ng taho, hindi dahil sa mahal ng taho, kundi yung ginawa niya, yung pagbinigyan na yun, ay na-appreciate mo. Kasi yun yung pakalamdaman na, yun yung uwi mong pagka-appreciate na mahal ka niya. So for number 4, we have quality time. Ito yung kind of love na magkasama lang kayo, masaya ka na. Also, kasama na din yung holding hands, quality time to each other, eating together, or watching cinema together, playing anything, video games or whatsoever, together. So, for number 5, this is physical touch. So, love language, physical touch ay yung pinapakita mo love mo siya by hugging her, hugging him, giving a kiss, holding hands, and also sex. It's usually common with this act of love, this language of love. So, why do love language matters? Is it because, for example, ako, pinapakita ko yung love ko o pinapakita ko yung love ko sa isang tao the way na nagbibigay ako ng gift. The way na act of service. O, kinakamusta ko siya using message, ganun, hindi ko siya kinakamutan, ganun. And then, ang way para maramdaman kong mahal ako is yung act of service. Gusto ko may ginagawang effort para sa akin. And also, receiving gifts. And, yeah, something like that. So, what if my partner, nararamdaman niya yung love kapag sinasabihan ko siya ng magaganang bagay o words affirmation? Eh, hindi ako ganun tao. Hindi ako mahiling magsalita na ang ganda mo, pogi mo, love kita, ganyan. Hindi ako ganun. And then, ang way naman niya ng pagbibigay ng pag-show ng love is quality time or physical touch. So, nandun pala, nagkakaroon na kami ng imbalance. Hindi na kami balance kasi iba yung way ko na pagramdam ng pagmamahal at iba din yung way niya sa pagparamdam ng pagmamahal sa akin. So doon, napag-uusapan namin at nakakapag-adjust kami. Tayo na, ay, pasensya ka na, ganito ko, paano magmahal, paano magpakita ng pagmamahal. Tapos, ganito rin, yung usually nararamdaman ko, ay usually na gusto kong maramdaman o mga ginagawa kapag mahal ako. Yung alam niyo yun, ganon. Ganon ko na. Pero ganon talaga siya. Tapos, meron din naman mga tao na yun yung 5 love language na yun, nafe-feel nila. Yung 5 love languages na yun, nafe-feel nila. And nagagawa nila. Kaya nga may mga mature na talaga na tao na
kahit sa limang yun, kahit isa lang, sapat na sa kanila. Nagiging understandable na sila kasi nafe-feel nila yun at the same time, hindi nyo napapakita nila sa taong mahal nila. Thank you so much for watching. And if it's not so much to ask, kindly like and subscribe to my video. Kindly like and subscribe to my YouTube channel. Till my next video, guys. Bye!